mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Taon-taon, tuwing pista ng Paskwa, ang mga magulang ni Jesus ay pumupunta sa Jerusalem. At nang 12 taon na siya, pumaroon sila gaya ng dati nilang ginagawa. Pagkatapos ng pista, sila'y umuwi na. Nagpaiwan si Jesus sa Jerusalem, ngunit hindi ito napansin ng kanyang mga magulang. Sa pag-aakala ng isa na si Jesus ay kasama ng isa, nagpatuloy sila sa maghapong paglalakbay. Nang malaman nilang hindi siya kasama, siya'y hinanap nila sa kanilang mga kamag-anak at kakilala. Hindi nila siya matagpuan, kaya't bumalik sila sa Jerusalem upang doon hanapin. At nang 3rd araw, natagpuan nila si Jesus sa loob ng templo, nakaupong kasama ng mga guro. Nakikinig siya sa kanila at nagtatanong. At ang lahat ng nakarinig sa kanya ay namangha sa kanyang katalinuhan. Nagtaka rin ang kanyang mga magulang nang siya'y makita. Sinabi ng kanyang ina, "Anak, bakit naman ganyan ang ginawa mo sa amin? Balisang-balisa na kami ng iyong ama sa paghahanap sa iyo." Sumagot siya, "Bakit po ninyo ako hinahanap? Hindi ba ninyo alam na ako'y dapat na nasa bahay ng aking ama?" Ngunit hindi nila naunawaan ang pananalitang ito. Siya'y umuwing kasama nila sa Nazareth at naging masunuring anak. Ang lahat ng bagay na ito ay iningatan ng kanyang ina sa kanyang puso. Patuloy na lumaki si Jesus, umunlad ang kanyang karunungan at lalong kinalugdan ng Diyos at ng mga tao. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pagsasadiwa. Batang maliit, kapupulutan ng rikit. Sa araw na ito ng Linggo, ipinagdiriwang ng Iglesia Katolika sa Pilipinas ang kapistahan ng Santo Niño. Taliwas sa karaniwang paniniwala, ang Santo Niño ay hindi partikular na pintakasing santo. Ang Santo Niño ay si Jesus mismo noong musmus pa siya. Kung pagninilayan ang mga pagbasa ngayon, mapapansing sa salitang bata, umiikot ang mga ito. Sa unang pagbasa, isang propesiya ang inilahad ni Isaías kung paanong ang karangalan ng Diyos ay darating at masasaksihan ng mga tao. Darating ang kanyang karangalan bilang maliwanag na ilaw na lulukob at tatalo sa kadiliman ng kasalanan. Ang liwanag na ito rin ang magpapalaya sa mga Israelita at magbibigay ng tagumpay sa kanila laban sa mga kaaway. Kaugnay nito ang pagsilang ng isang sanggol na lalaki na may natatanging tungkulin, tagapayo, mandirigma, amang walang hanggan, at prinsipe ng kapayapaan. Noong panahon ng Kapaskuhan, nakilala natin kung sino itong sanggol na ito, si Jesus na isinilang sa sabsaban. Sa 2nd pagbasa, inaanyayahan ni Pablo ang bawat Kristiyano sa Efeso na magpasalamat sa bawat biyayang espiritual na ibinigay ng Diyos Ama sa pamamagitan ni Hesukristong Panginoon. Ang lahat ng pagpapala ay tunay na dumaraan at dumadaloy sa pamamagitan ni Jesus. Siya ang anak ng Diyos na niloob ng Ama na maging tao at dumanas ng lahat ng ukol sa pagiging tao maliban sa kasalanan. Bago pa man siya nagsimula sa kanyang misyon, naranasan na niya ang lahat ng dapat daanan ng bawat isinisilang sa mundo. Siya'y isinilang, naging bata at tumanda. Tinanong ng mga alagad si Jesus kung sino ang mas una sa kaharian ng langit. Pinalapit niya ang maliliit na bata at hinamon niya ang mga alagad na magbago at maging tulad ng mga bata, lalo na sa pagpapakumbaba. Bilang mga ampong anak ng Diyos, inaanyayahan tayo ni Jesus upang gumaya sa mga katangian
ng mga bata. Natural at totoo kong kumilos ang mga bata. Bukas ang mga bata sa anumang sabihin sa kanila. At ganoon na lamang ang kanilang pag-asa sa pag-aaruga at kalinga ng ibang tao. Ito ang mga karaniwang katangiang makikita sa mga bata. Ito rin ang mga katangiang nawawala sa mga matatanda. Magandang ibalik sa ating katauhan ang mga ito. Sa pamamagitan ng isang bata, ang lahat ay natubos sa pagiging bata. Ang kaharian ng Diyos ay mapapasa atin ng lubos.